Kapapasok lamang na balita, may full approval na ng Food and Drug Administration ng Amerika ang COVID vaccine ng Pfizer-BioNTech. Ibig sabihin, maaari nang ibenta sa publiko sa Amerika ang bakuna pagtapos na ang public health emergency doon dahil sa COVID. Sa Pilipinas naman, kakailanganin din nila ng hiwalay na aplikasyon para sa full approval ng ating FDA. Sa araw kung kailan all-time high ang new cases ng COVID, mahigpit din ang pagsita sa mga lumalabag sa minimum health protocols. Kabilang yan ang mga jeepney drivers sa Quezon City na sobra ang pinasasakay na pasahero. Pasensya na ho, aabalahin namin kayo dahil yung inyong jeepney driver nagsakay ng sobra sa 50% capacity. Wala akong magawa kasi naghahabol din kami ng ano siya, kita. Pinigetan din ng mga residente na walang face mask o kung meron man ay mali ang pagkakasuot. Importante ang pagsunod sa minimum health protocols. Ngayon, yung mga looban na eh. Doon yung maraming paglabag ng mga health protocol na ating ini-implement ngayon. Importante ang pagsunod ng health protocols. Uulitin ko lang po, lalo't record high na naman ang bagong COVID-19 cases ngayong araw. 18,332 po yan. Umabot na sa 130,350 ang mga active cases o 7% ng kabuuang mga kaso. Kaugnay naman ng Delta variant, itinuturing ng may community transmission yan sa Metro Manila at Calabarzon. Hindi na kasi may ugnay ang mga kaso sa isa't isa ayon sa Health Department. Sabi pa nito, hindi na epektibo sa pagpigil ng pagkalat ng COVID ang malawakang lockdown. Kahit daw i-extend ang ECQ ng 2 weeks at sundan ng 4-week MECQ, pwede pa rin umabot sa 66,000 ang active cases sa NCR sa katapusan ng Agosto. Ang mas epektibo raw, granular lockdown o yung lockdown lang sa mismong area kung saan may COVID. Dapat din daw bilisan ang pag-detect at isolate sa mga may COVID at lawakan pa ang pagbabakuna. Sa gitna ng dagsa ng mga nagkakasakit, malaking problema ang plano ng mga ospital na putulin ang ugnayan nila sa PhilHealth. Sakaling matuloy, posibleng kailanganin munang magbayad ng mga pasyente at magkanya-kanyang lakad para ipa-reimburse ang kanilang bill. Naalarma raw kasi ang Philippine Hospitals Association, Private Hospitals Association of the Philippines at Philippine Medical Association sa temporary suspension ng PhilHealth sa claims sa mga ospital na iniimbestigahan nito. Katwiran ng PhilHealth, hindi naman talaga dapat bayaran ang claims na may irregularidad. Hindi na rin daw bago ang polisiyang ito. Ibig sabihin, hindi muna masisingil ng ospital ang PhilHealth sa mga iniimbestigahan pang bayarin. Ayon sa dalawang hospital associations, 86 billion pesos ang utang ng PhilHealth mula January 2020 hanggang nitong Hunyo. Pero sabi ng PhilHealth, 12.9 billion pesos lang ang unpaid hospital claims na pinoproseso nila sa ngayon. Sobra na, masagal na masyado kami naghihirap. At yung tulay na nag-ibig sa amin sa PhilHealth, nag-break na, mag-collapse na. Siyempre, ang epekto niyan, pangunahin sa mga pasyente. Pero alam nyo, hindi lang pasyente, no? Lahat dyan talo kapag nangyari yan. Paano kami? Katulad yan, mga frontliner kami, mga lady guard ako. Kung may paano ako sa trabaho ko, di wala pala akong makukuha. Wala akong may babayad kahit papaano. Samantala, dumarami ang mga pinagkakakitaan ng kanilang hobby ngayong pandemya. Ikaw ba, Maki, meron kang nadiscovering pampalipas oras na pwede mong gawin hanggang buhay? Wala ako, alam mo, bigyan mo lang ng libro kahit na hanggang kailan na ako nandun. Pero alam mo, Atom, yung ibabalita natin kung nauwi sa, sabihin na natin ano ba? Hanap buhay, yung kanyang hobby. Hanap buhay yung marami, tapos yung iba naman nakakatipid. Katulad nitong kwento natin, na gumawa ng koi pond sa loob ng kanyang bahay. At na-interview siya ni Katrina So. Ang nakaka-relax na koi pond, complete with lighting. Fit for a hotel. But
wait diyan sa hotel, kundi sa loob ng isang bahay sa Zamboanga del Sur at gawa ng isang psychology graduate ng isang universidad sa Cebu. Nagsimula ang lahat sa boredom na dulot ng pandemya. Napilitan kasing umuwi from Cebu si Avin Benjamin, pero lockdown din ang inabutan sa bahay. In my family, in that case, we can't really go outside, we can't really travel a lot during those times for the early times of the lockdown. Dahil sa hilig sa nature, dinala niya ito sa loob ng bahay gamit muna ang isang lumang aquarium. Maraming nabilib! Kaya next challenge ng pinsan, ang bahagi ng pinapagawa nitong bahay, gawin din daw niyang indoor koi pond. I thought it was just a joke. And then it turned out that this May, she really showed me the site. And then there, from there, I decided to design based on the aquascape that I had before. So which is basically nature, bringing nature inside the house. Dahil bahagi ng challenge ang pagiging budget-friendly, naganap na lang siya ng mga material tulad ng driftwood, mga bato at mga halaman sa paligid. Siya na rin ang mano-manong nag-setup. I don't want to spend a lot. So for my aquascaping, for my aquarium, I only spend money for the lighting, the fish, and the aerator. For all the other materials, for example, the rocks, the pebbles, the driftwoods, and the plants, I just got it from our backyard, and my mom's collection of plants. Kaya ang transformation ng bakanting espasyo na ito, achieved! Approve ito sa kanyang pinsan at nilike na rin ng maraming netizen nang makita sa social media. May mga tumatawag na nga raw para magpagawa rin ng koi pond. Dahil sa napursuing hobby, si Avin, happy and fulfilled na, nakakita pa ng pagkakataong kumita. Katrina Son, GMA News. Konting higpit pa po ng sinturon, mga kapuso. Normal kasi ang bigas sa 2 hanggang 5 piso kada kilo sa ilang palengke. Ang regular well-milled rice sa Tandang Sora market na dating 36 pesos kada kilo, 38 pesos na, habang ang well-milled rice ay nagmahal ng 4 na piso. Sa Trabaho Market sa Maynila, 5 pesos ang inimahal ng regular milled rice, habang 4 pesos sa well-milled. Ang posibleng dahilan ayon sa SINAG o Samahang Industriya ng Agrikultura, ang pagmahal din ng bigas sa world market. Kulang na rin daw ang local rice. At sa Oktubre pa at November ang anihan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Department of Agriculture tungkol dito. Pero may good news naman para sa mga motorista. May bawas presyo na 80 centavos sa kada litro ng gasolina. Ang Caltex, Shell, Sea Oil, Flying V, Total, PTT Philippines at Clean Fuel. Habang 75 centavos sa diesel. 90 centavos per liter naman ang kaltas sa kerosene ng Caltex, Shell, Flying V at Sea Oil. Ay, ako naman ang magtatanong, Atom. Ano daw yung reaction mo? Kung yung bigay mo ngang bulaklak, ilagay lang sa takong ng sapatos. Ano yun? Parang tinapahan, gano'n? Pero malay mo naman, ginawang... Hindi ko alam eh. Hindi, parang nilagay lang. Parang pinabayaan lang na gano'n, nilagay sa takong ng sapatos. Medyo mahirap nga yun. Medyo mahirap yun. Depende sa context. Ganyan kasi ang ginawa ng tampok natin sa ating susunod na istorya. Hindi naman daw tinapakan. Para raw yan, i-preserve yung bulaklak at negosyo na ng isang ophthalmologist. Alamin kung paano mula kay Mariz Umali. From eye healer to high healer. Yan si Dr. Nairi Matanggihan, na full-time ophthalmologist noon, going extra sa kanyang shoe business ngayon. It all starts with simple shoe heels. Gamit ang mga pinatuyong bulaklak at resin, nakakalikha siya ng colorful customized shoes. Ang ganda lang ng pag-drive ng resin art and then shoes. Natuwa ako kasi parang it's so unusual and at the same time,
real flowers kasi, although preserved, yung nanalagay. So para akong may garden sa hills. Ang kanyang blooming business, parang blessing in disguise. Naapektuhan kasi ng pandemya ang clinic hours at iilan na lang din ang mga nagpapakonsulta. Yung extra time na yon dito ko ginugugol sa aking resin art. 90 this side business is helpful kasi yung alam yan, yung nawala, kahit papano napupunan nito. Nagsimula siya sa mga bulaklak sa kanyang bakuran. Pati bigay ng asawa, napagdiskitahan rin niya. It's always that first step that's difficult. But if you know, if you do that, if you take that first step, baka yung realize na may something else pala na kaya natin gawin. Ngayon, malayo na ang sources ng ilang ginagamit na bulaklak at nag-improve na ang kanyang paggawa. They're really preserved in a specific way. So I get them from Japan, Indonesia. Meron din here in the Philippines. I have tried yung sa book, yung pressed flowers. And okay naman, yun na lang kasi iba pa rin yung parang professional. Siyempre, I want to make sure that the quality also of the flowers are okay eh, when I offer it to the client. Sulit naman kahit paapat na araw hanggang isang linggo ang inaabot sa pagpapatuyo pa lang ng resin para sa kada pares ng sapatos. At kahit mabusisi ang paggawa dahil maselan ang ibang bulaklak. Basta raw satisfied ang mga suki niya sa kanyang mga obra. Napatok hanggang sa social media. They get excited. When they do get it, they send mga videos or feedback na favorite shoes na daw nila. Dahil sa success, nag-branch out na rin siya sa paggawa ng earrings at iba pang accessories, gamit din ang preserved flowers. Ang hilig noon sa pagkukolekta lang ng mga sapatos, naging full head to toe journey na. I was praying about it. Tapos ang binigay nga ni Lord na idea, something that I also love. Mariz Umali, GMA News. May mga taong madaling mahiritan, naman libre, tulad ni Maki Pulido. Maki, pa-burger ka naman. Alam mo, hindi ako masyadong tinatalaban ng peer pressure. Di ba? Hindi. Matutuloy din yan, konting pilit lang. Sa Magalang, Pampanga, may batang hindi na kailangan kantsawan. Siya pa ang nag-alok na manlibre. Ano naman kaya ang libre niya? Buko ba na? Kwento ni Clark Linden, libre mo ako? Katatapos lang niya sa kanyang biking-biking nang lapitan siya ng batang yan. Inakala raw niya na manghihingi ito ng pera sa kanya, pero ang kanyang gulat nang ito pala ang nag-alok manlibre. Aba, naikwento raw sa kanya ng 10 taong gulang na si John Angel Morales na umi-extra siya sa mga tindahan sa plaza para kumita. Nagyayari ng bata na next time, mag-milk tea naman daw sila. O kalain mo yon. Natalbogang ka-atom. Nag-abot naman ng pera si Clark kay John Angel dahil naantig sa kwento. May mga netizen pang nagpaabot ng pang-milk tea nila. Mga bisita nga dyan. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman. Ako si Atom Araulio. Para sa Pilipino, ako si Maki Pulido. Ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.